sumunyo ay talagang tunay na Pilipino ang mamahal sa bayan at maaaring mamuno at mag-represent sa atin sa pumuno. Ang susunod na Vice-Presidente ng Pilipinas, numero 9 sa balota, Vice President Tito Soto! Kaya po kami, sa pinagsama natin ng 42 years of
kumansala ako, gusto natin ngayon makarating kami sa executive department. Kami po ang pagpapat nito, magpapatas nito. Wala nang gagaling pang pagpapat ng batas, kundi sa mga gumawa ng batas. Kaya mga kaasa po kayo, na pagkakali po, hindi nyo ng pagkakaroon, ay iyak po yun. Mapapagpapat natin para yung mga batas sa iyo. At kawawala ang koto sa kapiyano. Pero yung sistema-sistema ng lakso na pakapanggal ng koto, natanggal ng koto sa PNP, kung siya ang PNP ng PNP, napakahirap po nun. Lalo naman, kaya rin kami niyan sa gobyerno, kapag siya ay maupo natin. Kaya ko nakakasipun yung mga ito sa mga nagyan na gobyerno. Ngayon, ito pa isa, ito pinakamabigat. Ako po, umakta ng bagong batas yung doktor para sa bayan. Ibig sabihin ko dito ang medical scholarship para sa lahat ng Pilipino. Gusto ko po dumami ang doktor sa Pilipinas. Kaya ka po ginawa yan. Kumotong ko yung Sistema Protection ang isang sa Pilipinas sa Senado, Sistema Protection yung Pilipinas. At alam ko, pag naupo si Dr. Mekitan, sigurado ma-o-oversight at mapapagbuti ang implementasyon ng doktor para sa bayan. Ngayon, maraming kong sinasabi na dapat maupo ko yung Sistema Protection sa Security Department, lalo na dito sa doktor para sa bayan. Dito po sa doktor para sa bayan, medical scholarship. Nakalagay ko sa batas, inilagay ko po yan. Una, Liver Equation King, Medicine Traffer, ha? Medicine Traffer. Hindi na siya ng Equation, Medicine Traffer. Alright? Liver Equation King. Liver Equation News. Liver Equation Liver Equation May allowance pa. Kaya naman bantay na yan. Kung kami na sa Executive Department, hindi pa yung pwede yung ginagawa nila sa mga scholarship na kailangan ng grade 90, kailangan ng atas. Pwede, sa amin, ang pinatupad namin itong batas ko na ito, kahit 75 na bang grade mo, pwede ka. Diba? Pagdang, gusto namin yung programa at nakaporong para sa ating bansa na matagal na namin gusto bigyan ng pagkakataon para ilan na yung BDS? Ang mga bata, alam na lang yung BDS, ano? Alam na lang yung sabihin ng BDS? May Koreano, Vision Kito Soto. Umasa ko ngayon, si Senator Lacson na maging chief ng PNP, tanggalan ko ito. Iba ko ang pinanggalingan ni Senator Lacson. Ang ama ko ni Senator Lacson, chauffeur ng jeep, driver ng jeep. Umisang umuuli sa bahay pag kami ng bata si Senator Lacson, konti-konti lang ang pinanggalan ang tingin sa pagpapasada. Bakit? Nakotong ng pulis. Kaya nung maging polis si Senator Lacson, pinaligan ng koto. Kaya, ang naging sa gobyerno, ang napatagin natin. Napakalaki ang punto ng gobyerno. Noong nakaraan taon, 4 trillion. Ngayon, 5 trillion. Nagagin mo naman tinga ang mga bibig nyo. Nasa 4 trillion. E paano, ang hindi ng korupsyon? Yung department ng makikonso, grabe. Aba, yun yung pwede ko lahat yan. Pag kami ni Senator Lacson ang pinagbigay nyo, tanggal lahat yan, aayos yung namin talaga ang pinagawasan natin. Ang pag-asa natin, bukas. Pagdang po rin ito. May 9. May. January, February, March, April, May. May. 5. Tayo yun, di ba? Senator Lacson, number 5. Pag-araw ng eleksyon, 9.
Alman Bernay, si Soto. Nay, magaling mahalaga. At yung makamahal na ako namin, 1948, yung 48, hindi na pamilya. Pagpala pamilya, si Inesa. Oh, yung PNP Chimpin. Ang idol nun, si Senator Lacson. Kaya po si General Inesa, Michael Jordan. Yung sapatos ni Senator Lacson. At sasabutin ko namin lahat dyan. Maraming salamat at salamat. Maraming salamat at Bernardo, ang pagkasatunan ni lahat ay nasa ating mga kamay. Bukas. Bukas yan. Dapat din na bukas. Maraming ibig sabihin ang salita ng bukas. Sa mga mahihina ang loob, ang bukas ang ibig sabihin hindi makakabot. Sa mga matatakotin, ang ibig sabihin ng bukas, madilim. Ngunit sa matatakot, ang ibig sabihin ng bukas ay pagkakataon. Pagkakataon na lang ito, kapatid ko! At yung ating mga kasamahan dito sa nagbubuo ng Lacson Soto Support Group sa Malabon. Magandang pagbati sa ating mga kababayan sa loob. At baka mahulog na naman kayo, nakita ako na ito kami sa Leyte sa Ormo. Bago doon, andun po ako sa Abra. Bago doon, nasa Pangasinan, sa Tarlac. Lahat alos ng tulog ng ating kapuruan, narating ako namin. At ganito rin ang aming ginagawa. Sa halip na magtalong-tati kami, sa halip na kabila na magsalita, mas gusto namin nakikipag-usap. Mas gusto namin mayroon kong dahilan. Kasi napansin kasi namin, yung lahat ng mga tumatakbo, presidente, vice-presidente, mga senador, nagrarali lamang. Ang depresya, narinig sila, nagsasalita, hindi naman sila talaga nakapakinggan. At kayo naman, hindi kayo narinig, hindi kayo nakapakinggan. Kami dalawa kami sa aming grupo, Senate President Soto, Dr. Mimi Tapatigan, General Eliasar, Secretary Pinyon, lagi namin gusto marinig ano ba yung mga pangkaraniwang ginagaling ng ating mga kababayan. Saan lang kami makarating? At ito ang lagi namin napapansin. Halos pare-pareho ang lagi namin mga problema. At yung kaya namin aksyonan agad, ora mismo, hindi na kailangan maghintay ng eleksyon. Agad namin tinutugunan, agad namin hinahanapan ng solusyon. Hindi lang kailangan lahat makuha sa pangako. Katunayan, lahat ang nakausap ninyo, lahat siguro nang napuntahan ng mga rakis, lagi sinisigaw, lahat kami anti-corruption, lahat kami galit sa korap. Maski yung mga korap, galit kami sa korap, pero pag eleksyon naman, pagkatapos ng eleksyon, balik sa dating gawin, ang nag-reperiso yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino. Isa pa sa aming naobserbahan, every time we go to a place, sa isang lugar, malayong man, sa Kabiasan, nasa siyudad man, o nasa malayong karayunan, hindi maaaring hindi may lalapit sa amin at bubulong. Maraming po sila, Senator, Mr. Senate President, kami po nandito lamang, mga silent supporters na po kami. Napakarami, hindi namin magbilang. At ito ang pagkaniwa namin narinig. Hindi yung ingay na ito, ini-endorse ng sigarito, ito, ini-endorse ng grupo ganito. Wala kami masyadong ganoon. Katulayan, wala kami masyadong masamang politiko. Gusto namin direkta sa ating mga kababayan. Direkta narinig yung mga problema. Napakarami po natin, mga silent supporters, ang sabi nila, magugulat sila pagdating ng Mayo 9. Nandiyan kami, pagpunta namin sa polling booth, magugulat at magugulat sila ang lalabas sa aming kalota, Lacson Soto. Narito ko ngayon ang ganda sinabi ni Senate President, ni Tito Sen, at saka ni Dr. Pabrilla upang makinig sa inyo kaysa sa magsalita na magsalita. So, sa loob ng ilang sandali, bubuksan natin, mayroong microphone dyan sa harap, maski sino sa inyo kung gusto nyo, ngayon pa lamang, listahan na po ninyo, isulat na rin ang gusto nyo itanong.
At sa abot ng aming makakaya, sasagutin po namin. Yan po lagi ang aming ginagawa. Upang magpakita sa inyo, ano ba ang nasa laman, ang loob, nasa loob ng aking isipan? Ano ba ang aming pwedeng i-offer sa ating mga kababayan? Sa halip na mga kantahan, sayawan, mga artista, kami po, gusto namin, narinig. So, hindi ko na wala, umpisaan na po natin ang ating open forum. Isa lamang po ang aking pagpipiliin. 12 araw mula ngayon, tayo lahat, kabilang tayo sa 67 million Filipinos na nag-Kristo. Pupunta po tayo sa ating mga polling booths. Pagdating doon sa loob, ipapakita sa atin yung ibigay yung ating balota. Mag-sisit po tayo doon. Ang ito lamang parang isipin, kapag dahil ando na, nag-iisa na lang kayo, walang pwede mag-influence, pagkaralan nyo kang mabuti. Suriin nyo mabuti, sino ba yung pinaka-kwalifikado, sino ba yung pinaka-competent, sino ba yung pinaka-may karanasan. At yun ang isipin sa balota. At kami, hindi po kami mahihiya na sabihin sa inyo, kami ang most qualified, kami ang most competent, kami ang most experience. At tandaan po natin, kapag kayo nagsisang lota, huwag yung kalimutan, number 5, Lacson, number 9, Soto, number 48, Padilla, Mimita, huwag yung COVID. O pwede rin, kasi labing kalawa naman yan. Basta huwag yung kalimutan, Mimita Padilla, number 48. Number 52, Secretary Pignol. Siya po yung aming pinitignan bilang guru. Minsan parang encyclopedia, walking encyclopedia pagdating sa agrikultura. At yung aming kapwa naging CPMB. Siga sa Senado, General Guillermo Elizan. May mga kasama po kami iba. David Hensito, Gregor Nazan. Huwag po rin natin kalimutan. So, simulan na po natin ang ating open forum para maging mas makabuluhan ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, magandang umaga at mabuhay ang siyudad ng Marabo. Maraming salamat po sa inyo. So dapat, kung mayroon na lang ibagawa ng vaccine produce, dapat pala na ang nagkakagawa ng testing kits. Tayo na dapat ang nagkakagawa ng vaccine ng PPE. Hindi na ang pilihan, mga ulang, mga sinigilya, mga sinigilis. Tayo dapat ang nagkakagawa ng vaccine ito. Hindi na pilihan. While we are transitioning from pandemic to endemic, kailangan ready naman tayo kung may dati ito ng bagong pandemic. At pagkagawa lang yan, hindi tayo naasa sa ibang bansa, hindi na ng Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinopharm. Pagkagawa pwede, hindi na naman galing sa pinatangin ng cancer, hindi na naman galing yung vaccine. Ang dami na nang pagkagawa ito po ng mga scientists, kundi ba ang mga suporta. Dahil namin pinagalapit yan, hindi lang tayo nag-election ngayon. Sa loob na napakahapang panahon, kami dalawa ni Vincent sa Senate, lagi namin ito ang question. Bakit ang research and development na tayo saksakan ng diit? Sinasayang natin yung ating mga talento. Gusto ko lang po malaman kung ano yung programa ang ayahanin sa amin. Dahil nga sinasabi mo muna na haboy po research and development, kung ano sa research and development. Napakaliit, 0.03% lang. Ang napakalating bansa ng
inclusion sa bagong edisyon, China, India, ano ang inaarap natin sa pagkilala? In the next 10 years, maganda pa tayo ng mga 500 billion pesos para tulungan yung mga disaster. Kagagalan lang namin sa Leyton, kinamahan ng Yolanda, kinamahan ng Odette, kinamahan ng Agatoy, may mga namatay, may mga nasira. Yan ang realidad sa ating bansa. Ano magagawa ng gobyerno? Siguro pangunahan, tama sila ng 50% renewable energy. Matagal na namin ay pasayan. Hindi ko matandaan nyo ito, pero last Congress pa, pinasa namin renewable energy company. Kasi nga, nagpatong-patong. Again, balik na naman tayo sa fraction. Bakit ang import ng kalugong? Bakit ang import ng tamban? Dahil mayroong debate, mayroong komisyon. Ang daming tamban sa Cotabato, sa Buanga, sa Jensan, napakamura. Ang problema natin, ito ang expertise ng 26 million. Wala tayo yung supply chain at tinawag. Kaya po lang, napakamahal ang galugong dito. Pag nutrition bank tinutuhan ng puso, pwede ko tuloy na pinutuhan. Pwede? Ayun, pagkakataon mo na, kay Senator President, sa iyo may nakita ng batas, doktor para sa bayan. Kasi ko na. Bagong bayani, pero hindi kinatrato bilang mga bagong bayani. Private ka ba o public? Private po. Ayun, private. Mas okay po ito, dahil narinig ay magkano sa ating mga presidential party ko, sa basic lang po, basic lang, basic, 15,000. 15,000. Ang hindi kami po sumagot, dapat data-driven, pinag-aralan. At aminin ko, hindi ako ready na sagutin ang tanong mo, nababago iyaanat yung sweldo ng mga private nurses. Pero there must be a way. Dari segala macam. Apa kita nak?